May gusto po ba kayo kay Sir Doc, Nanay? Biglang question nga ni Andrew, kaya nagkatinginan nga si Natasha at Laura. Nilapitan naman agad ng dalagang kanyang anak upang magpaliwanag. Hindi anak, kaibigan lang ni Nanay si Sir Doc, di ba? Siya yung tumutulong sa atin para makabili tayo ng gamot. Walang nililihim nga si Natasha sa kanyang anak. Kahit na hindi pa nga nakikita ni Andrew si Steve, ay sinasabi na nga niya ang lahat ng mga dapat nitong malaman. Ngayon, wala nang tutulong sa inyo dahil pinaalis na ng nanay mo si Sir Doc. Sabi nga ni Laura, kaya napailing na nga lamang si Natasha. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat? Alamin natin ang kwento ng buhay ni Natasha. Sa mundong ginagalawan natin, tampulan ng tukso ang mga babaeng merong anak, pero walang asawa. Masyadong mapanakit ang mga tao at nauuna palagi ang kanilang mga panghuhusga. Nabuhay si Natasha Cervantes sa ganoong sitwasyon mula nung iniwan nga siya ng kanyang dating kasintahan at ipinanganak ang kanyang uniko iho na si Andrew. Kung ano-ano na nga rin ang pinasok ng trabaho dahil sa anak nga niyang may sakit sa puso. Isa na nga roon ang pagiging waitress sa club tuwing gabi. Magkano ka, miss? Tanong nga ng isang lalaki na hindi pinansin ni Natasha. Gabi-gabi ganun nga ang kanyang naririnig mula sa iba't ibang mga lalaki sa club na gusto nga niyang ikama. Hindi naman siya pumapayag kahit nahirap nga sila sa buhay ng kanyang anak ay hindi niya isusuko ang kanyang dignidad sa mga parokyano ng club. Nat, I'm here. Sigaw nga ng isang gwapong lalaki na nakaupo nga sa metal stool sa tapat ng bartender. Sa ingay ng musika sa paligid, ay sumasakit na nga ang kanyang ulo. Ngunit nang makita nga niyang binata na nakangiting kumakampay sa kanya, ay tila gumagaan nga ang kanyang pakiramdam. Kanina ka pa po ba? Dumating, Doc Sir? Agad nga niyang tanong nang makarating nga siya sa pwesto ng lalaki at umupo nga sa tabi nito. Dito niya na nga ibubuhos sa doktor ang 15-minute break niya. Total, 3 buwan nang pabalik-balik ang lalaki sa club dahil nga sa kanya. How many times do I have to tell you that you should call me by my name? It's Steve. Sambit nga ni Steve kaya tipid na napangiti nga si Natasha bago nga siya umiwas ng tingin. Sige, Steve. Nautal nga niyang banggit sa pangalan ng lalaki bago nga niya ito sinulyapan. Nagulat tuloy siya nang mahuli nga niya itong nakatitig sa kanya. May problema ka ba? At nandito ka? Gusto mo ba ng babaeng magpapasaya sa'yo? Sunod-sunod na tanong nga ni Natasha na ikinailing na nga lamang at ikinangiti naman ni Steve. Kung ikaw, oo. Pero kung iba, wag na. Tanggi nga ng binata pero bago nga niya sinubukang hawakan ang kamay ng dalaga. Umiwas naman kaagad si Natasha habang peking tumatawa. Hayan na naman tayo, Doc eh. Waitress lang ako dito, hindi ako prosti. Salaysay nga ni Natasha bago nga siya lumingon sa ibang direksyon. Alam niyang merong pagtanggi sa kanyang si Steve pero sa 3 buwan na pakikipagkaibigan nga niya sa lalaki ay hindi nga niya naisip na patulan ito. Kaya lang naman siya nakipaglapit dito dahil nalaman nga niyang doktor ito sa puso. Gusto niya kasing malaman kung ano-ano ang mga dapat gawin at hindi gawin sa tuwing naninikip ang dibdib ng kanyang anak. Kumusta yung kapatid mo? Pang-uusisa nga ni Steve. Nahalata ang pag-alala. Nakwento niya nga pala ang anak niyang si Andrew sa binata pero ang pakilala nga niya rito ay kapatid niya. Nahihiya kasi siya sa lalaki dahil baka kapag nalaman nga nitong inanakan nga lang siya ng dati niyang nobyo ay husgahan nga siya ni Steven. At paratangan nga ng mga masasakit na salita. Okay naman si Andrew, kalalabas lang niya ng ospital kahapon. Malungkot na sagot nga ni Natasha kay Steve. Hindi kasi maganda ang lagay ng kanyang anak. Yun ang totoo.
Ang sabi ng doktor ay kailangan na nga nitong operahan, ngunit hindi niya naman kaya. Wala siyang pera, wala rin siyang malalapitang mga kamag-anak na tutulungan sa kanilang mag-ina. Kung magka-problema, tawagan mo lang ako. Nasa iyo naman ang number ko, diba? Salaysay nga ni Steve sa kanya bago nga nito tinungga ang in-order na alak kanina. Tumayo rin ito at nagpaalam na nga sa kanya dahil meron pa nga raw duty ang binata sa ospital bukas ng umaga. Kadarating mo lang tapos alis ka na agad? Anong pinunta mo rito? Nagtatakang tanong nga ni Natasha. Kaya pinakatitigan nga siya ni Steve bago ngumiti ang lalaki. Ikaw, I want to see you so badly. Unang kita ko palang sayo, nababaliw na ako. Pag-amin nga ni Steve sa dalaga na napatigagal nga sa kanyang pwesto. Isang kopita lang pala naiinom mo, lasing ka na agad. Nagpipirong pansin nga ni Natasha upang pagaanin ang mood sa paligid nila ni Steve. Can I court you? Matapang na tanungan ng lalaki ngunit umiling lang si Natasha at lumihis ng tingin. Hindi pwede, Steve. Sorry. Paghingi nga ng tawad ng dalaga. Para sa kanya, hindi pa ito ang tamang panahon para sa ganyan. Priority niya ang kanyang anak na may sakit sa puso. Marami nang nagtangkang manligaw ulit sa kanya, ngunit noong malaman nga ng mga lalaking yun na meron na nga siyang anak, ay iniwan din siya ng mga to. Hindi niya naman masisisi ang mga lalaki kung matakot sa responsibilidad. Tama naman kasi, hindi nila anak si Andrew. Bakit kailangan nilang akuin ng bata? Ayaw mo ba sa akin? Mabait naman ako ah. Gwapo rin, mayaman. Kaya kitang buhayin. Tila pagsusumamo nga ni Steve, pero buo na nga ang desisyon ni Natasha. Hindi na nga siya muling iibig at magpapakatanga sa isang lalaki. Babalik na ako sa trabaho, Sir Doc. Ingat ko sa pag-uwi ah. Pagkasabi nga ni Natasha ng dialogong yun, ay mabilis nga niyang iniwan ang binata. Hindi niya na nga rin inihatid si Steve sa labas, tulad ng kanilang nakagawian. Dahil sa takot na makumbinsi nga siya ng binata. Hindi naman lingid sa kanya na may lihim na nga rin siyang pagtingin kay Steve. Pero kailangan nga niyang pigilan ang sarili kung ayaw nga niyang masaktan na naman ulit. Ipinagsawalang bahala nga na nga lamang ni Natasha ang lahat at sa kanya tamad na tinapos ang kanyang trabaho sa club. Papasikat na nga ang araw nang makalabas na nga siya. At ang unang-una nga niyang ginawa ay pumunta sa apartment ng kanyang kaibigan na si Laura upang kuhanin nga ang kanyang anak na si Andrew na gabi-gabi nga niyang pinababantayan dito. Nanay! Masaya ang tawag nga ni Andrew kay Natasha nang pagbuksan nga siya ng pinto ng kanyang kaibigan. Masaya niya rin namang sinalubong ito at kinarga bago nga siya pumasok sa apartment. Kamusta? Maayos siyang nakatulog. Hinahanap ka nga lang niya kagabi eh. Balita nga ni Laura kay Natasha na nakangiting tumitig nga kay Andrew. Malambing at mabait ang 4 na taong gulang na batang to. Masigla rin ito kapag walang nararamdamang panitikip ng dibdib. Nanay, may ipasalubong ka po ba sa akin? Tanong nga ni Andrew na pinupog nga ng halik sa pisngi si Natasha. Wala eh, pero promise kapag sumweldo na si nanay, bibilan kita ng kahit na anong gusto mo, pampalubag loob ng dalaga sa kanyang anak bago nga niya ginantihan ng halikang bata. I love you, nanay! Ani nga ni Andrew na nagpangiti nga ng malapad kay Natasha. I love you too, Andrew. Tugon niya sa anak sa kanya ito niyakap ng mahigpit na mahigpit. Si Andrew ang buhay ni Natasha. Kaya naman, gagawin niya ang lahat para sa anak na may sakit. Kamusta yung lalaking doktor na kinikwento mo sa akin? Nasabi mo na ba sa kanya na kailangan mo ng tulong para mapooperahan natin ang anak mo? Singit naman ang kaibigan niyang si Laura sa pagkukulitan nga nilang mag-ina. Napatigil tuloy si Natasha at ibinaba na nga lang muna niya si Andrew at pinaupo nga sa dekahoy na sofa sa sala ng kanyang kaibigan. Kaya ko to, Laura. Tama na yung pagbibigay niya sa akin ng pera na pambili ng maintenance si Andrew. Masyado nang nakakahiya eh. Katwira na nga ni Natasha
na hindi naman naintindihan ni Laura. Ayaw niya na ngang iasa sa doktor ang pampagamot ni Andrew. Masyado na ring malaki ang nag-ibibigay ni Steve kahit na paunti-unti lang yun. Hindi naman siya mangmang para hindi kwentahin yon linggo-linggo nitong pagbibigay ng 5,000 sa kanya kahit na pakikipagkwentuhan lang naman ang kaya niyang ibigay sa binata. Hindi na rin siya babalik sa club. Nag-usap kami kagabi. Nautal nga ng sambit ni Natasha bago nga niya ikinuwento kay Laura ang nangyari. Inis na inis tuloy ang kanyang kaibigan dahil pinalampas niya raw ang oportunidad na kumanda ang buhay nilang mag-ina. Natasha, bakit hindi mo subukan? Malay mo, iba siya sa mga lalaki na nanigaw sa'yo. Malay mo matanggap niya si Andrew at malay mo maintindihan niya na ang priority mo ay ang anak mo lang. Pangaral nga ni Laura. Ngunit wala na talagang pag-asa na mabuksan muli ang puso ni Natasha. Para sa kanya, pare-pareho lang ang lahat ng mga lalaki. Ang gusto lang ng mga ito ay magpakasasa sa kanyang katawan. Pagkatapos ay iiwan nga siyang luhaan. May gusto po ba kayo kay Sir Doc, Nanay? Biglang question nga ni Andrew, kaya nagkatinginan nga si Natasha at Laura. Nilapitan nga naman kaagad ang dalagang kanyang anak upang magpaliwanag. Hindi anak, kaibigan lang ni Nanay si Sir Doc, di ba? Siya yung tumutulong sa atin para makabili tayo ng gamot mo. Walang nililihim nga si Natasha sa kanyang anak kahit hindi pa nga nakikita ni Andrew si Steve. Ngayon wala nang tutulong sa inyo dahil pinaalis nga ng nanay mo si Sir Doc, sabi nga ni Laura. Napailing na nga lamang si Natasha. Mayroon pa naman siyang ibang trabaho. Bukod sa pagwe-waitress sa club, tuwing gabi nag-aalaga rin siya ng isang matandang babae sa isang prestihiyosang village. Malapit nga sa kanilang lugar, tuwing tanghali hanggang hapon. Kung kayang hindi matulog ni Natasha ay gagawin niya. May paggamot lang ang anak. Nanay, hindi po ako makahinga. Parang gumuho ang mundo ni Natasha nang makita niyang naghahabol na naman ang hininga si Andrew habang hawak-hawak nga ang dibdib. Tumulok agad ang kanyang luha bago nga niya tinawag ang pangalan ng kanyang anak. Lumabas naman kaagad si Laura ng apartment upang tumawag na agad ng masasakyan patungo sa ospital. Dahan-dahan lang baby ko, huwag kang iiyak okay? Lalo kang mahihirapan eh. Pagpapakalma ni Natasha kay Andrew bago niya binuhat ang kanyang anak at mabilis na inilabas nga ng apartment. Sorry po, Nanay! Umiingit na nga napahayag ni Andrew, kaya lalo lang binilisan ni Natasha ang kanyang paglalakad. Ang problema nga lang ay ayaw na nga silang tanggapin ang emergency room ng ospital kung saan sila nagpapagamot dahil sa isang aksidenteng nangyari. Marami na ngang laman na pasyente, hindi sila kaya nga sikasuhin kaagad ng mga doktor at nurses sa kabilang ospital. Humahagulgol na nga, nasabi ni Natasha habang naglalakad papalabas ng emergency room. Mahal do Natasha, pahayag naman ni Laura na nakasunod nga sa kanilang mag-ina. Mamamatay na ang anak ko, Laura. Iisipin ko pa ba yun? Hindi sinasadyang nasinghalan pa nga ni Natasha si Laura dahil sa sobrang pag-aalala. Wala na kasing malay si Andrew. Nangingitim na nga rin ang kanyang anak. Huli niya ngang iisipin ang pambayad sa pribadong ospital na yun kaysa mawala nga si Andrew sa kanya. Sorry, halika na. Pagmamadali ni Laura bago ito muling tumawag sa kanilang masasakyan. Parang ang bagal-bagal ng oras habang bumibiyahe nga sila papunta sa isa pang ospital. Kung ano-ano na nga ang masasamang bagay na pumapasok sa isip ni Natasha, mabuti na lamang at tinasikaso kaagad sila ng mga doktor doon pagkarating nga na pagkarating sa emergency room. Sinong pamilya ng bata? Tanong nga ng isang may edad na babaeng doktor matapos na maging maayos ang paghinga ni Andrew. Ako pong nanay, ano pong lagay ng bata? Pag-aalala nga ni Natasha. Hinagod naman ni Laura ang kanyang likod habang nakikinig nga sila sa sinasabi ng doktor na tumingin sa kanyang anak. Maayos na sa ngayon ang kondisyon niya, pero kailangan niya na agad
na maoperahan sa puso. I suggest na i-confine muna natin dito ang bata para mabantayan siyang mabuti. Hindi niya kakayanin ang walang oxygen support. Ani nga ng doktora, kaya napatingin nga si Natasha sa kanyang anak na nakarating nga sa ospital, sa emergency room. Don't worry, magagaling ang mga doktor namin dito. Kami lang ang ospital dito sa lungsod na 100% successful sa heart surgery. Pagkuha ng doktora sa kanyang atensyon, kaya inalis na nga niya kay Andrew ang kanyang tingin. Malaki ang prestihiyosong ospital na ito sa kanilang lungsod. Tanging mga mayayaman lamang ang kayang abutin ang serbisyo ng mga doktor sa ospital kung nasaan nga si Andrew. Ngunit nung marinig nga ni Natasha na wala pang pumapalya sa mga doktor dito, ginusto nga niya agad na ipagamot ang kanyang anak kahit wala pa nga siyang hawak na salapi. Magkano po ba ang aabutin kapag pinaoperahan ko rito si Andrew? Pag-uusisa nga ni Natasha bago niya tinignan si Laura na tinanguan lamang siya. Depende sa kalagayan ng bata. Kababaan na ang kalahating milyon. Kung sa public hospital mo naman siya ilalagay, may libreng operasyon doon, pero uunahan na kita. Sarami ng mga may sakit sa puso. Pipila pa kayo nang napakahaba, baka hindi kayanin ng anak mo. Mahabang paliwanag nga ng doktora, kaya hindi na nga lamang napigilan ng dalaga na magpakawala ng luha. Hindi niya kayang mawala si Andrew. Napakabata pa ng kanyang anak at marami pa silang gustong gawin ng magkasama. Sige po, doktora. Maraming salamat po. Nagpasalamat sina Natasha, Laura sa doktora na isang beses pang tinignan ang kalagayan ni Andrew bago ito ng paalam sa kanilang dalawa. Luha ang nakaupo nga si Natasha sa isang monoblock sa gilid ng hospital bed ng kanyang anak. Gulong-gulo na nga siya talaga. Hindi niya na nga alam ang gagawin. Uuwi muna ako. Ikukuha ko kayo ng damit ni Andrew. Saad nga ni Laura kay Natasha bago ito nagpaalam. Ninitian naman ang dalaga ang kaibigan at pinasalamatan. Habang binabantayan ang kanyang anak, ay nagdesisyon nga siyang tumawag ng nurse at ipa-confine si Andrew gaya ng sinabi nga ng doktora kanina. May naipon naman siya at meron pang natira sa ibinigay nga ni Steve sa kanya noong nakaraang linggo, kaya sigurong bayaran ang isang araw na pamamalagi nga ng kanyang anak sa pribadong ospital. Nagpaalam din si Natasha sa club kung saan siya nagkatrabaho na hindi muna siya makakapasok, gayon din sa matandang babae na kanyang inaalagaan. Gusto niyang makasama si Andrew. Gusto niyang sulitin ang mga araw na makakasama niya pa itong buhay. At humihinga. Ayaw niyang magsisibalang araw. Gagaling ka, Andrew. Gagawa ng paraan si nanay. Pangako nga ni Natasha sa kanyang walang malay na anak bago niya hinintay ang pagbalik ni Laura. Plano nga niyang kausapin ulit si Steven. Vocal naman ang binata na gusto nga nito siyang makuha kaya ibebenta nga niya ang kanyang sarili dito. Habang hinihintay ang kanyang kaibigan, ay kinuha nga ni Natasha ang kanyang cellphone at tinext nga si Steve. Sinabi niyang magkita sila sa isang motel mamayang gabi. Pumayag naman agad ito nang walang tanong-tanong pa. Sinabihan na nga rin siya ng nurse na ilalagay na nga sa hospital ward si Andrew, kaya sumunod na nga lamang siya sa mga ito hanggang sa makarating na nga sila sa isang kwarto na meron nga rin ibang mga pasyente. Natasha, nakahiram nga pala ako ng pera sa boyfriend ko. Ipandagdag na natin to sa pambayad dito sa ospital. Bungad nga ni Laura kay Natasha nang matagpuan nga sila nito sa hospital ward. May sukbit nga itong malaking bag na ang hulangan ng dalaga ay mga damit nila ni Andrew. Salamat ha. Pwede bang ikaw na muna ang tumingin mamayang gabi kay Andrew? May pupuntahan lang ako sandali. Pakiusap nga niya sa kanyang kaibigan na tila alam na nga agad kung ano ang nasa kanyang isip. Saan? Kahit magbenta ka ng katawan mo, hindi aabot ng kalahating milyon ang madadala mo bukas dito sa ospital para maoperahan si Andrew. Kontra agad ni Laura sa plano ni Natasha. Sinasabi mo ba na sumuko na ako? Mahal na mahal ko si Andrew, Laura. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ang anak ko. Sigaw nga ni Natasha na nakakuha nga ng eksena sa mga pasyente. Pinakalma naman siya ni Laura
at sinabing hindi ganun ang nais nga nitong ipakahulugan. Kay Sir Doc ako pupunta. Kung gusto niyang may mangyari sa amin, papayag na ako. Pero manghihingi ako ng 1,000,000 para sa operasyon at pambayad dito sa ospital. Mahabang kwento nga ni Natasha bago nga siya bumaling kay Andrew. Kahit ano gagawin niya, basta madagdagan lang ang buhay ng kanyang anak. Wala na namang nagawa si Laura sa kanyang desisyon kundi ang bantayan nga si Andrew. At noong malapit na ang oras kung kailan nga sila magkikita ni Steve, ay nagpaalam na nga siya sa kanyang kaibigan at sa walang malay nga rin na anak. Dala ng mabigat na loob at kaba ay nagtungo si Natasha sa isang motel na binanggit nga niya kay Steve. Kumuha na agad siya ng kwarto at tinext nga sa binata kung ano ang room number nila. Sa loob ng kwarto, habang naghihintay, ay paulit-ulit nga niyang pinractice ang mga linya na dapat nga niyang sabihin kay Steve. Napaigtad tuloy siya nang makarinig ng 3 katok sa labas ang pinto ng kwarto. "Hi!" Nakangiting bati nga ni Steve. Nakaagad namang pinapasok nga ni Natasha sa loob ng kwarto. "Bakit dito mo gusto makipagkita? Anong sasabihin mo, Nat?" Malayo ang distansya sa pagitan nila ng binata. Para bang ayaw lumapit ni Steve kay Natasha. "Naalala mo ba yung sinabi mo sa akin nung una tayong nagkita? Yung ako ang magpapresyo kung sakaling pagbigyan kita." "Nagalawin ako." Pagpapaalala nga ni Natasha kay Steven bago nga niya nilapitan ang binata. Ngunit mabilis nga siya nitong iniwasan. "Stop there, Nat. Baka hindi ko matansya ang sarili ko." Saway nga sa kanya ng binata. Kaya napangiti nga siya at tuloy-tuloy na lumapit nga sa kinaroroonan nito. "Paano kung sabihin kong magpapaubaya ako sa'yo kapalit ng 1,000,000? Payag ka ba?" Sunod-sunod nga tanong nga ni Natasha na nagpatuod nga kay Steve. Hindi makapaniwala ang binata sa mga lumalabas na salita sa bibig ng dalaga. "May nangyari ba kay Andrew?" Question nga kaagad ni Steve, ngunit tumawa lang nang mahina si Natasha. Sa maikling panahon na makausap nga niya ang binata, ay alam na nga nito ang punot dulo ng kanyang mga ginagawa na maaaring may bumabagabag sa kanya. "Wala, maayos lang ang kapatid ko. Gusto ko lang na magbayad sa'yo. Gusto ko may mangyari sa atin. Yun naman ang pakay mo, kaya mo ako gustong ligawan, di ba?" Nagtunog na mapait na nga ang sinabi ni Natasha, kaya umiwas nga siya ng tingin sa kausap. Hindi na ulit siya magpapauto sa lalaki. "Of course not. Hindi. Gusto ko ta. Yung ikaw kahit walang mangyari." Sagot nga ni Steve na tinawanan na nga lamang niya. "Hindi mo ko kilala. Wala kang alam sa akin, kundi pangalan ko lang." Palaban nga niyang salaysay bago nga niya muling nilapitan ng binata. Aakitin niya ito para makakuha nga ng pambayad sa ospital at sa pampaopera sa puso ng kanyang anak. "Then let me court you. Magpakilala tayo sa isa't isa. Sabihin mo sa akin ang apelyido mo, kung saan ka nakatira, anong hilig mo, pakikinggan ko." Umiling si Natasha at mariing tumanggi. Nakatatak na nga kasi sa kanyang isip na sa una lang magaling ang mga lalaki. Puro lang sila pangako, pero sa oras na makuha na ang gusto nila, magsasawa na at maglalaho na parang bula. "1,000,000, Steve. Kapalit ng pagpapaubaya ko sa'yo. Kung ayaw mo, pupunta ako sa club. Maghahanap ng ibang lalaki." Pagbibigay nga niya ng kondisyon. Nakagad namang tinutulan nga ni Steve. "I'll hand you 1,000,000 peso in cash. Right now, just tell me your problem. Ayaw mo magpagamit? Hindi kita gagalawin." Maawtoridad nga na wika nga ni Steve na sandaling nagpadalawang isip nga kay Natasha. Ngunit nang maalala nga niyang kalkalin ng binatang tungkol sa kanyang problema, kapag tinanggap nga niya ang tulong nito nang walang kapalit, hindi siya pumayag. "Steve, gusto ko nang tapusin kung ano man ang meron sa atin. Para magawa yun, ibibigay ko ang katawan ko sa'yo kapalit ng perang ibabayad mo at wala nang kahit na anong connection pa." Pag-uulit nga muli ni Natasha ng kanyang proposisyon bago niya tuluyang tinanggal nga ang distansya sa pagitan nila ni Steve, hanggang sa kahibla na nga lamang ang layo ng mukha nila sa isa't isa.
Bakit ba ayaw mo sa akin? Malungkot na tanong nga ng binata habang nakikipaglaban nga ng titigan sa kanya. Dahil nagsinungaling ako. Nagpapagamit ako sa iba't ibang mga lalaki nang hindi mo nalalaman. Pagsisinungaling na Natasha kahit hindi naman talaga niya ginagawa para tuluyang palayuin na nga ang loob ni Steve sa kanya. Hindi naman nakasagot ang lalaki kaya hinalikan niya kaagad ito sa labi. Nanigas naman si Steve sa kanyang kinatatayuan hanggang sa tinugon na nga rin niya ang mga halik ng dalaga. Pinagsaluhan nila ang isang mainit na gabi na pareho nga nilang hindi makakalimutan. Nang magising nga silang dalawa, kinabukasan ay hindi na nga sila muling nag-usap. Tahimik lamang na nakasunod si Natasha kay Steve nang makalabas na nga sila ng motel. San ko ipapadala ang pera? Malamig na tugon nga ng binata na hindi man lamang ikinagulat ng dalaga. Ramdam niya kasi ang galit nito habang nagtatalik sila kagabi dahil sa kanyang sinabi na nakikipagkita nga siya sa iba't ibang mga lalaki kahit hindi naman talaga. Pwede bang ngayon ko na makuha? Lakas loob na panguusisa nga ni Natasha na umani nga ng panunudyo mula kay Steve. Bakit ba ako nagpapauto sa'yo? Waitress na hindi nagpapakama? Imposible. Pero naniwala ako. Pangungutya nga nito sa kanya kaya napatungo na nga lamang siya at napakagatlabi. Hindi siya dapat naapektuhan dahil kagagawan niya rin naman ang bagay nito. Tatawag sa'yo ang sekretarya ko mamaya. Magkita kayo sa bangko kung saan niya kukuhanin ang 1,000,000 mo. Dagdag pa nga ni Steve bago nga siya nito tinalikuran. Salamat Steve. Mahina na nga lamang napahayag nga ng babae na akala niya hindi narinig ng binata. Nagulat tuloy si Natasha nung biglang humarap ulit sa kanya si Steve. I hate you and I don't want to see you anymore. Huwag ka rin magkakamaling magpabuntis sa iba at ako ang ituro mong ama. Hindi mo na ako maluloko ulit. Ani nga ng binata bago siya nito iniwan. Hindi naman niya napigilan na mapaiyak dahil sa sakit na sumibol nga sa kanyang puso. Nag-text naman kaagad sa kanyang sekretarya ni Steve kaya sa halip na sa ospital nga siya dumiretso ay sa bangko na nga muna siya nagtungo. Hinintay niya ang sekretarya sa labas hanggang sa ibigay na nga nito ang isang bag sa kanya na naglalaman ng 1,000,000. Inayos nga niya naman muna ang kanyang sarili bago siya muling nagtungo sa pribadong ospital kung nasaan si Andrew at ang kanyang kaibigan na si Laura. Sa wakas, may papa-opera na nga niya ang kanyang anak. Gagaling na si Andrew. Laura, kumusta ang anak ko? Bungad nga na tanong ni Natasha sa kanyang kaibigan na kasalukuyang binabantayan ang natutulog niya pa ring anak. Inilapag niya rin ang bag na sukbit nga niya sa ibabaw ng kama bago niya nilapitan nga si Andrew at hinalikan sa noo. Natasha, inilapit tayo ni Doktora sa admin ng ospital. Mayroon pala silang charity dito eh at tinulungan tayo ni Doktora na mapasama si Andrew sa receiver ng donation. Masayang balita nga ng kanyang kaibigan kaya natigilan siya at nabigla. Anong ibig mong sabihin? Tanong nga ni Natasha kasunod ng pagguhit ng ngiti sa kanyang mga labi. Libre na ang operasyon ng anak mo, Natasha. Pati na rin ang bills at gamot niya. Ang kailangan lang daw nila ay pirma at pagpayag mo. Lumukob nga ang tuwa sa puso ni Natasha bago nahulog nga ang kanyang mga luha sa magkabilang pisngi. Hindi niya akalaing meron pa palang taong may mabuting puso na handa silang tulungan ni Andrew. Natuloy ba ang lakad mo? Panguusisa nga sa kanya ni Laura na nagbalik nga ng kanyang alaala kay Steve na wala tuloy ang kanyang ngiti sa labi. Ayaw na nga sana siyang makita ng binata. Naramdaman naman ni Laura na wala nga siyang ganang pag-usapan ng tungkol doon kaya binuksan na nga lamang muli ng kanyang kaibigan ng diskusyon tungkol kay Andrew hanggang sa magpaalam nga itong uuwi na muna. Naiwan tuloy siyang mag-isa na nag-aasikasa sa anak. Bagamat masaya nga sa narinig na balita ay masakit pa rin ang kanyang dibdib dahil kay Steve. Sa tingin niya, tama lang naman ang kanyang ginawang pagsisinungaling upang hindi na ito umasa pa sa kanya. Pero heto siya ngayon, nagsisisi. Kung bakit ba naman kasi
naging man-hater siya dahil sa mga dating sumubok nga na umibig sa kanya na hindi naman pinanindigan. Nanay? Nagising ang diwa ni Natasha nang bigla na nga lamang marinig ang mahinang boses ng kanyang anak. Lumapit naman kaagad siya rito at kaagad nga niyang nayakap si Andrew nung malaman nga niyang gising na nga ang bata. Tatawag lang ng doktor si nanay ha? Saglit ang baby ko. Nagmamadali nga niyang sabi bago nga siya tumakbo patungong nurse station. Sakto naman, nandoon ang doktora na tumingin sa kanyang anak kaya mabilis na naasikaso agad si Andrew. We are studying his condition. And if his vital signs are stable tomorrow, mag-i-sked na agad kami ng operasyon. Nasabi naman sa iyo ng kaibigan mo ang magandang balita? Pahayag nga ng doktora habang nilalapatan nga ng stethoscope sa dibdib si Andrew. Opo, maraming salamat po doktora. Taos puso nga niyang pagpapasalamat dahilan upang tumulo na naman ang kanyang mga pasaway na luha. Nag-hospital round ang general director namin tuwing Miyerkules. Kung gusto mo talaga magpasalamat, lapitan mo siya bukas. Explica nga ng doktora bago ipinaliwanag ang tungkol sa charity na kinabibilangan nga ngayon ni Andrew. Pinasusunod nga rin siya ng doktora sa opisina nito upang ipabasa nga at papirmahin sa kanya ang confidential na kontrata sa pagitan niya at ng ospital. Nangako naman siyang susunod kaya nauna na ngang naglakad papalabas ng hospital ward ang doktora. Nanay, hindi na po masakit ang dibdib ko. Ibinida ni Andrew sa kanyang ina ang kanyang dibdib na tinapik-tapik nga niya ng marahan. Napangiti naman si Natasha sa inakto nga ng kanyang anak bago niya inayos ang pagkakahiga nito sa kama. Oo anak, mabuti naman kung ganun pero kailangan mo pa rin magpahinga. Gagamutin ka na ng mga doktor. Sabi nga ni Natasha, pagkatapos ay hinalikan nga niya ang noo ng bata na bumungis-ngis naman ng tawa. Totoo po, nanay! Gagaling na po ako! Pagkatapos ko po bang gumaling, makikita ko na po si tatay? Sunod-sunod na tanong nga ni Andrew na ikinatigil naman ng kanyang ina. Walang mahagilap na sagot si Natasha. Nang hanapin na naman ni Andrew ang tatay nitong iniwan siya para sa ibang babae. Wala na nga rin siyang balita rito simula nang makipaghiwalay ang lalaki sa kanya. Kung ayaw niyo na po sa tatay ko, maghanap na lang po kayo ng ibang magiging tatay ko. Malambing na wika nga ng bata na nagpaawang ng mga labi ni Natasha. Lalong hindi niya alam kung anong isasagot sa kanyang anak. Pero dahil ayaw nga niyang sumama ang loob nito at tatakihin nga ng sakit, ay tumango na nga lamang siya. At sumang-ayon na nga lamang sa paghahanap ng bagong ama ni Andrew. Anak, matulog ka muna. Kakausapin ko lang si doktora ha? Tapos babalik agad ako. Paalam nga ni Natasha sa anak ni hindi naman nagtanong. Nang marahang ipinikit nga ni Andrew ang mga mata, muli nga niyang hinalikan ng bata. Pagkatapos ay nagtungo na nga sa opisina ng doktor. Naging maayos naman ang kanilang pag-uusap at maluwag sa dibdib niyang pinirmahan ang kontrata matapos ipaliwanag ng doktora ang mga pahayag na nakasaad nga sa papel sa kanilang pinagkasunduan. Nang makabalik nga siya sa ospital ward kung nasaan nga ang kanyang anak ay saka lamang niya naalala ang bag na naglalaman nga ng 1,000,000 na nakalapag lang sa kama ni Andrew. Nakahinga ng maluwag si Natasha nang makitang nandoon pa rin ang pera. Para sa anak niya itong lahat, hindi siya babawas ng kahit 5 sentimos para sa kanyang kapritsuhan. Noong araw na yun ay muli nga siyang nagpaalam sa kanyang trabaho sa club sa matandang babae. Pinayagan naman siya ng mga to ngunit kailangan niya nang pumasok bukas dahil araw na nga yun ang sweldo. Mabuti na lang talaga ay palaging nakaagapay sa kanilang mag-ina ang kaibigan niyang si Laura. Pumayag si Laura na magbantay nga kay Andrew habang nagtatrabaho sa club at sa matanda. Nanay, alis ka? Tanong nga ni Andrew nung umagang magising nga ito at maabutan nga sila ni Laura na nag-uusap nga patungkol sa ipinapatago nga niyang pera sa kaibigan. Bumaling naman kaagad si Natasha sa kanyang anak upang magpaliwanag. Mabilis lang si nanay, okay? Anong gusto mo? Bibilhan kita ng regalo pa sa lubong. Pahayag nga ni Natasha
Saka nga niya sinabing sasahod na nga siya at tutuparin nga niya ang pangako sa kanyang anak. Laro ang eroplano po. Gusto ko po kasing maging piloto pag laki ko, nanay. Tapos igagala ko kayo ni Ninang kahit saan po niyo gustong lugar. Masiglang sagot ni Andrew na nagpapalit-palit ng tingin sa kanila ni Laura. Nagtawa na naman sila at nagkatinginan nga ng kanyang kaibigan. Paano mo pala makakausap yung hospital director kung alis ka? Panguusisa nga ni Laura. Kaya sandaling napaisip si Natasha. Marami pa namang Miyerkules. Pasasalamatan ko na lang siguro siya pagkatapos maoperahan ng anak ko. Sagot nga niya bago nga siya muling tumingin sa anak niyang nakangiti sa kanya. Pero sisiguraduhin kong nandito ako sa isang araw sa scheduled date ng heart surgery ni Andrew. Dugtong pa nga ni Natasha bago siya tuluyang na maalam nga sa kanyang anak. Hindi niya alintana ang pagod at antok dahil nakasalalay nga sa kanya ang kinabukasan nga ni Andrew. Una siyang pumasok sa pamdanghali niyang trabaho. Kinumusta niya ang inaalagaan nga niyang matandang babae na nagpaabot ng tulong nga sa kanyang anak nang malaman ang nangyari. Nung gumabi naman ay nagdiretso naman siya sa club. Umasa siyang makikita nga roon si Steve, ngunit hindi ito sumipot tulad ng nakagawian. Masakit man aminin, namimiss niya ang lalaki pero sa tuwing naiisip nga niya ang kanyang sitwasyon ay nagbabago, bigla ang kanyang isip. Single mom siya. Hindi siya matatanggap ni Steve kapag nalaman nga nito ang totoo. Ipinagpatuloy nga niya ang tahimik na pagtatrabaho sa club hanggang sa matapos nga siya at makasahod. Didiretso sana sa pinakamalapit na palengke upang bilhin nga ang laruang eroplano na gusto nga ni Andrew nang biglang tumawag si Laura. At sinabing inatake na naman ang sakit sa puso ang kanyang anak. Dali-dali tuloy siyang bumiyahe patungong ospital nang hindi na nga nakakapagpalit ng disenteng damit. Suot-suot nga niya pa rin ang maikling palda at pa-sexy na pang itaas nang makarating nga siya sa ospital. Sinalubong naman kaagad si Natasha ng kanyang kaibigan at nagdiretso na nga sila sa labas ng operating room. Anong nangyari? Tanong nga ni Natasha sa kanyang kaibigan. Wala na nga siyang pakialam kung pinagtitinginan man siya ng mga tao dahil sa suot nga niyang damit. Ang mahalaga ay malaman nga niya kung anong nangyari sa kanyang anak. Maayos kaming nagkukwentuhan. Hanggang sa nanikip na naman yung dibdib niya. Mabuti na nga lang nilapitan ka agad kami ni Doc Quintana. Siya yung nag-oopera sa anak mo ngayon. Kwento nga ni Laura, nakaagad nga siyang pinaupo sa mahabang metal chair sa gilid nga ng operating room. Hindi niya maintindihan kung bakit ibang doktor ang nag-oopera sa kanyang anak dahil ang sabi ng doktora na tumitingin kay Andrew ay ito ang gagawa ng heart surgery sa kanyang anak. Nasaan si doktora? Kapapasok lang ba nila sa operating room? Sunod-sunod nga, napag-uusisa nga ni Natasha sa kanyang kaibigan. Papunta na raw sabi sa akin ng mga nurse kanina. Kagabi pa sila nasa loob. Tawag nga ako ng tawag sa'yo eh pero hindi mo naman sinasagot. Tugon naman ni Laura. Nahalata na nga rin ang pamamaga ng mga mata dahil sa pag-iyak. Paano kung may mangyaring masama sa anak ko? Tanong nga ni Natasha. Ngunit natigil ang kanyang pag-iyak nang biglang bumukas ang pinto ng operating room. Parang tumigil ang kanyang mundo at pinagbagsakan nga siya ng langit at lupa ng makilala nga niya ang doktor na nag-opera sa kanyang anak. Steve? Nauutal nga niyang tawag sa binata matapos nitong tanggalin ang surgical mask nito sa mukha. Natigagal din naman ang binata at sandaling nagtaka. Ngunit, nang mapagtanto ni Steve, ang sitwasyon bigla na nga lamang nagsulubong ang mga kilay nito. Who's the patient's guardian? Malamig nga na tanong ng binata habang nagpapalit-palit nga ng tingin nito sa kanilang dalawa ni Laura. Wala na naman siyang pagpipilian kundi ang magsabi ng totoo. Malalaman at malalaman din naman ni Steve ang katotohanan dahil ito nga ang doktor ni Andrew. Makikita rin naman niya sa profile ng pasyente. At totoo nga, yun nga ang gagawin na balak nga ni Steve. Saad na nga lamang ng babae? Napahina nga ng pahina ang pagsasalita. Ako, anak ko si Andrew. Tumungo nga ito at tumingin sa sahig.
Nagtataka tuloy si Laura dahil biglang nag-iba ang emosyon ni Natasha. Successful ang operasyon. Kailangan lang manatili ng bata sa ICU hanggang sa magising siya. Anunsyo nga ni Steve bago ito nagtuloy-tuloy nga sa paglalakad sa hallway. Nagpasintabi naman si Natasha sa kaibigan niya at mabilis na sinundan si Steve. Steve! Tawag niya sa binata. Tumigil naman ito sa paglalakad at saka nga siya hinarap. Salamat. Hindi ko alam kung ano gagawin ko pag nawala sa akin ang anak ko. Lumuluha nga niyang salaysay. Ngunit nanatili ang malamig na titig sa kanya ng binata. Liar! You told me that Andrew is your brother. May panunulig sa nga sa boses ng lalaki, kaya gusto na ngang magpakain na nga ni Natasha sa lupa. Wala siyang masabi, at hindi niya kayang magpaliwanag dahil siya naman talaga ang nagkamali. Hindi ako makapaniwalang pumatol ako sa may anak na. Look at you, displaying your sinful body inside my hospital. Panunuya nga ni Steve, kaya nagulat siya at natuod na nga sa kanyang pwesto. Ano ba naman kasi? Sinabi ba naman ito na nagpagamit nga siya sa iba't ibang lalaki? Sino hindi magagalit? Si isip nga niya tulad nga rin ang binata sa ibang lalaki na hinuhusgan siya sa pagiging dalagang ina. Alam ba ni Andrew na nagbebenta ka ng katawan mo sa iba't ibang lalaki? Nasaan ang asawa mo? Bakit hindi siyang magtrabaho para sa inyo? Pangungutya pa nga ng binata kaya bumagsak na naman ang mga luhang kanina niya pa. Pinipigilan. Wala akong asawa. Hindi mo ako kalala. Eh huwag mo akong husgahan, pwede ba? Mahinang saad na nga lamang ni Natasha at saka nga siya tumungo upang umiwas nga ng tingin. Wala kang asawa? Tanong nga ni Steve na parang yun lang ang narinig niya mula sa mga sinabi ni Natasha. Tumango na nga lamang ang babae sa kasya matapang na tinitigan nga sa mata. Nabuntis ng ex-boyfriend niya si Natasha. Sinisisi rin siya ng lalaki na hindi nag-ingat kaya lumubo ang kanyang tiyan. Hiniwalayan siya nito at sumama sa ibang babae. May pamalit ka ba? Nagulat nga si Natasha sa tanong ni Steve. Nagtataka rin siya kung bakit tila biglang lumabot ang ekspresyon ng mukha ng binata. Ha? Meron pero marumi ang mga damit ko na nasa hospital ward. Uuwi na lang muna ako. Sagot nga ng dalaga kay Steve na tumaas lang ang isang kilay. Hintayin mo ko. Ihatid na kita. Deklara nga ng binata na lalong ikinataka nga ni Natasha. Napapatanong tuloy siya kung galit pa rin ba si Steve sa kanya? Hindi ka ba puyat? O pagod? Kaya ko naman eh. Pagtanggi ng dalaga pero sadyang makulit talaga ang binatang doktor. Sa tingin mo, hahayaan kitang umalis dito sa ospital na ganyan ang suot mo? Hindi pwede, Natasha. Wika nga ni Steve bago nga niya mabilis na hinawakan ang kamay ni Natasha. Hinila niya rin ang dalaga patungo sa kanyang opisina. Ibinigay nga ng binata sa dalaga ang kanyang puting doctor's robe upang matakpan nga ang lantad nitong katawan. Nahihiya naman na nagpasalamat si Natasha kay Steve habang pinagmamasdan niya ang magarang opisina nito. Nang mabasa nga niya, ang nakalagay na pangalan sa mesa ng binata ay saka na nga lamang niya napagtanto na si Steve ang medical director ng ospital. Salamat sa pag-approve ng petisyon para maopera ng anak ko ah. Ani nga ni Natasha habang turuturo nga ang isang rectangular na marble kung saan nakasulat ang pangalan at posisyon ni Steve sa ospital. Mayaman pala talagang binata. Hindi akalain ni Natasha na si Steve ang may pinakamataas na pwesto sa ospital ang siyang nag-opera sa kanyang anak. I didn't know that he's your child when I signed it. Hindi ko kilala ang bata, pero kung nalaman ko lang agad na nandito kayo, mas natutukan ko sana si Andrew. Mahinahon na sagot nga sa kanya ni Steve na nagpapalit na nga ng damit. Napatikim tuloy siya at napalingon nga sa ibang direksyon. Why didn't you tell me? Handa naman akong tulungan siya. Bakit hindi mo sinabi noon? At bakit inilihim mo pa noong gabi na yun ang tungkol sa anak mo? Sunod-sunod nga na tanong ng binata matapos nga nitong magbihis. Nagdadalawang isip naman si Natasha kung sasabihin niya rito ang kanyang dahilan. Natakot akong mahusgahan mo. Kaya ng ginawa mo kanina. Ang tingin kasi na sa mga single mom, malalanti.
Baka kapag nalaman mo, hindi mo na ako kaibiganin pa. Hindi mo na ako matuturuan tungkol sa pag-aalaga ng batang may sakit. Pagsasabi nga ni Natasha, nang totoo kaya nagpatango-tango na nga lamang si Steve. Is that all the reason why you rejected me? Pangungustyan nga ni Steve, kaya napakagatlabi nga ang dalaga. Wala namang tatanggap sa babaeng may anak na, diba? Wala namang lalaking tatanggap kay Andrew. Mapait na tugon nga ni Natasha saka tumawa ng mahina upang itago nga ang pagkapahiya. How about yung sinabi mo sa akin tungkol sa pakikikama kasama ang iba't ibang lalaki? Totoo ba yun? Panunubok nga ni Steve kaya mabilis nga siyang napaharap sa lalaki. Hindi. Sa maniwala ka sa akin o hindi, ikaw lang yung tinabihan ko. Simula nang hindi ako panindigan ng ama ng anak ko, sinabi ko lang naman yun para tigilan mo na ako. Pagbawi nga ng dalaga sa nasabi niya noong nakaraan nga kay Steve. Sorry, huwag ka mag-alala. Kapag gumaling na si Andrew, hindi mo na talaga ako makikita. Pahabol pa nga na sa laysay ni Natasha. Pero nagsalubong lang ang mga kilay ni Steve bago nga siya nito nilapitan. How can you be so sure na hindi kita hahabulin? Tanong na naman ang binata na tila hinahamon pa nga siya. Steve, tawag niya sa lalaki. Natasha, lahat ng gusto ko, nakukuha ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ka napupunta sa akin. Alingan ni Steve bago nga niya marahang hinawakan ang kamay ng dalaga. Nangungunti pa nga siya. Dahil baka tulad noon ay tabigin lang nito ang kanyang kamay. Pero nagulat nga si Steve nang hindi nanlaban nga si Natasha sa kanya. Kung papayagan kita na makapasok sa buhay ko, paano si Andrew? Handa mo bang tanggapin ang anak ko? Kinakabahang tanong nga ni Natasha kay Steve na matiim na nga lamang siyang tinitigan. Sad pa nga nito? Ang dami ng sumubok na pumasok sa buhay ko. Pero kapag nalalaman nila na anak ko si Andrew, minamaliit lang nila ako at saka ang anak ko. Ayoko nang masaktan ulit ng ganun. At ayoko nang ilagay pa sa ganung sitwasyon ang anak ko. At siya ang priority ko. Napatango-tango ang binata. Dahilan upang sumakit nga ang dibdib ng dalaga. Nang matapos ang pag-uusap nilang yon ay sinamahan nga ni Natasha si Steve sa apartment upang makapagpalit ng damit. Bumalik din naman agad sila sa ospital upang tignan si Andrew na kasalukuyang nasa ICU. Ang akala ni Natasha ay magkakaayos na nga sila ng tuluyan ni Steve. Ngunit dumaan pa ang ilang mga araw ay hindi nga siya kinakausap nito. Nakalipat na nga rin si Andrew sa ordinaryong silid at nagising na nga rin pero pumupunta lang ang binata sa kanila kapag oras nga ng pagdalaw ng doktor. Nalilito tuloy ang dalaga. Baka nagbago na nga tuluyan ang isip ni Steve. Sa loob-loob nga ni Natasha ay malabo naman talagang merong tatagal na lalaki sa kanya. Kaya bakit siya umaasa kay Steve? Natasha, hindi ka pa pupunta sa matanda? Banggit nga ni Laura kay Natasha. Mukhang nakalimutan na kasi ng dalaga ang kanyang trabaho dahil sa pag-aasikaso masyado kay Andrew. Para namang nagising ang diwa ni Natasha at mabilis nga siyang kumilos upang magayos nga ng damit. Mabuti na lamang ay pinaalala nga ng kanyang kaibigan na meron pa nga siyang trabaho dahil sobrang dami nga niyang absent. Hindi nga niya naasikaso ang matanda. Laura, ikaw na munang bahala kay Andrew ah. Bilin nga ni Natasha sa kanyang kaibigan bago nga niya hinalikan ang kanyang anak na natutulog. Nagmamadali ring lumabas ang hospital ward, ang dalaga sa pag-aalalang malilate na nga siya sa kanyang trabaho. Ang problema nga lang, nakalimutan ni Natasha ang kanyang cellphone sa kama ng kanyang anak kaya bumalik nga siya sa kwarto ng bata. Ngunit hindi pa man siya nakakapasok sa pintuan ng hospital ward, napatigil na nga sa paglalakad ng dalaga dahil nakita nga niya si Steve. Kinakausap ng binata si Andrew na ngayon ay gising na. How are you, kiddo? Bati nga ni Steve kay Andrew, nanginitian naman ang binata. Tila lumambot naman ang puso ni Natasha nang makitang nag-i-initiate nga ang binata na may kapaglaro nga sa kanyang anak. His vital signs are stable. Wala na rin kaming nakitang problema sa puso ng bata. Balita nga ni Steve na minsang lumingon nga kay Laura na tinanguan lang naman siya at saka nagpasalamat. Thank you po, Doc. Sambit nga rin ni Andrew.
Para namang gusto nga ni Natasha na magustuhan ng kanyang anak si Steve. Where's Natasha? Biglang pag-uusisa nga ni Steve. Kaya biglang sumikdo nga ang pagpintig ng puso ng dalaga. Bakit niyo po hinahanap ang nanay ko? May gusto po ba kayo kay nanay? Sunod-sunod nga na tanong ni Andrew na nakakunot pa nga ang noo. Tila naguguluhan ng bata kung bakit hinahanap ng doktor ang kanyang ina. Tumawa naman si Steve sa kanya ginulo ang buhok ng bata. Payag ka ba kung liligawan ko ang nanay at Natasha mo? Nakangiti nga ang binata. Samantalang nagulat naman si Natasha nang marinig nga ang tanong ni Steve sa bata. Maging si Laura na nanonood lang sa interaksyon ng doktor at ng alaga niyang bata, hindi rin maikaila ang pagkabigla. Nung oras mismo na yun ay humakbang nga si Natasha papalapit kina Laura, Steve at sa kanyang anak. Depende po, Dok, pero dadaan ka po muna sa akin. Sabi nga ni Andrew na itinaas pa nga ang kanyang braso upang ipakita kay Steve. Dali-dali naman sa paglalakad nga si Natasha para sawayin nga ang kanyang anak. Andrew, tawag nga ng dalaga sa kanyang anak at naiilang nga siyang umiti sa kanyang kaibigan na si Laura dahil hindi siya komportable sa kasalukuyang pagtatagpo. Gusto ka raw po ni Doc, nanay! Masiglang wika nga ni Andrew bago ito tumingin kay Steve na bumaling nga rin naman ang tingin sa kanya. Nagbibiro lang si Doc. Awat naman ni Natasha sa kanyang anak bago nga siya lumapit nga sa bata. Kinuha niya rin ang kanyang cellphone sa tabi ni Andrew at saka niya inilagay nga sa kanyang sukbit na shoulder bag. Saan ka galing? Biglang question nga ni Steve kaya nakatinginan nga sina Natasha at Laura. Hindi niya sinagot ang binata sa halip ay nagpaalam na nga lamang siyang muli sa kanyang anak at kaibigan. Nang lumabas si Natasha kung nasan nga ang kanyang anak, ay sumunod naman sa kanya si Steve. Ayaw mo talagang ilagay si Andrew sa private room? I assure you na wala kang babayaran. Stampit ng binata na nakasunod nga sa kanyang mga yapak. Nag-usap na tayo tungkol dito, diba, Steve? Okay lang si Andrew sa kwarto niya ngayon. Pag-uulit nga ni Natasha nang kanyang sinabi nga kay Steve noong nakaraan. Kinukulit kasi siya ng lalaki na ilipat na nga lamang ang kanyang anak sa private hospital room. Pero tumanggi na nga siya dahil sa sobrang laki na nga ng utang na loob niya rito. Fine. Pero saan ka na naman pupunta? Paghabol nga ng binata sa dalaga na tuloy-tuloy nga lang ang paglabas ng ospital. Tumigil naman si Natasha pagkatapos ay matapang nga niyang hinarap si Steve. May trabaho ako. Matipid nga niyang sagot at saka muling naglakad ang dalaga. Akala niya ay hindi na nga siya susundan ni Steve sa labas ng ospital ngunit nagkamali siya. Hinubad lang pala ng binatang doctor's robe at iniabot nga sa kung kanino bago siya sinuntan. Maaga pa, sarado pa ang club. Banggit nga ni Steve na naka long sleeve polo na nakarolyo nga hanggang siko at nakakulay itim na slacks. Nag-aalaga ako ng matanda tuwing tanghali hanggang hapon. Sagot naman ni Natasha habang naghihintay nga siya ng masasakyan patungo sa isang eksklusibong village kung saan nakatira nga ang matandang babae na kanyang inaalagaan. Yatin na kita. Suwestiyan nga ni Steve na kaagad namang tinutulan ni Natasha. May mga pasyente ka, Sir Doc. Tumatangging salaysay nga ng dalaga bago nga siya lumayo ng kaunti sa binata upang tumawag nga ng jeep na masasakyan. I don't usually handle patients. Si Andrew lang. Natignan ko na naman siya eh, kaya ihatid na kita ng sandali bago ako bumalik ng ospital para i-check ulit ang bata. Paliwanag naman ni Steve at saka nga niya nilapitan si Natasha. Hinawakan rin ng binata sa kamay ang dalaga pagkatapos ay hinila nga niya ito papunta sa kanyang kotse na nasa parking lot. Salamat. Makakatipid ako ng pamasahe. Nahihiyang salaysay na nga lamang ni Natasha matapos nga niyang pumasok sa sasakyan ni Steve. You don't have to go to work. You now have your money. Sagot naman ng binata na pinaandar nga ang makina ng kotse. Gusto sana ni Natasha na manahimik na nga lamang at hindi na nga pahabain pa ang pag-uusap nila ni Steve. Pero mayroon nga siyang gustuhin sa binata. Yung pera na nakuha ko sa'yo, para sa anak ko yun. Hindi ko naman nagamit sa pagpapo-opera niya eh. Ilalaan ko na lang para sa pag-aaral niya at kinabukasan. Pigil ang luha na sambit nga ni Natasha
nang hindi man lamang tinatapunan ang tingin si Steve na napasuliyap pa nga sa kanya. Hindi rin ako pwedeng tumigil sa pagtatrabaho. Hindi kami mabubuhay ng anak ko kapag natenga ako. Tugtong pa nga ng dalaga bago kumawala ang mga swail niyang luha. Nang salubungin nga niya naman ang tingin, si Steve ay halatang nagulat nga ang binata. "That's why you need a man to take care of you. And Andrew, huwag ka nang bumalik sa club. Bibigyan ko kayo ng anak mo ng pera." Mahina ho na tugon nga ni Steve kay Natasha. Umiling-iling lang naman ang dalaga at saka nga nito pinalis ang mga luha sa magkabilang pisngi nito. "Kapalit ng katawan ko?" Sunod-sunod nga na tanong ni Natasha bago nga niya iniwas ang tingin kay Steve. Sa loob-loob niya ay wala na nga siyang tiwala sa mga lalaki na sa una lamang magaling at sa una lamang siya itatrato ng tama. Ilang beses na kasi niyang naranasan. Mabuti na lamang hindi niya binibigay ang sarili totally sa kanya. Nagalangan pa nga rin siya kay Steve dahil sa ganun na kadahilanan. Hindi niya pa naririnig mula sa lalaki na tanggap nito na meron nga siyang anak sa pagkadalaga. "You're so dense, Nat. Hindi lang katawan mo ang gusto ko sa'yo." Pangangatwiran nga ni Steve habang nakatingin nga ito sa daan. Nagugulan naman si Natasha sa mga sinasabi nito kaya kumunot nga ang kanyang noo. "Eh ano pa? Ano pang gusto mo sa'kin?" Palaban na tanong nga ng dalaga pagkatapos nga ay sinulubong na nga niya ng tingin ng binata na nahuli nga niyang nagpipigil ng ngiti. "Yan yung assignment mo. Hulaan mo." Pili yung sabi nga ni Steve na tumawa pa nga ng mahina. Napaisip naman si Natasha at natahimik na nga lamang sa buong biyahe matapos nga niyang sabihin ang pangalan ng eksklusibong village kung saan nga siya pupunta. Nagulat naman si Steve nang malaman kung sino ang matandang inaalagaan ni Natasha. Kilala niyang matanda, ngunit wala pa nga siyang balak na sabihin sa dalagang tungkol doon. "Salamat sa paghatid, Steve, ah. Ikaw munang bahala sa anak ko, ah. Tawagan mo ko kapag nagka-problema." Pakiusap nga ni Natasha matapos nga niyang ibaba ito sa bahay ng matandang babae. Hindi niya naman sinabi ang eksaktong address nito, ngunit dahil nagmamadali nga ang dalaga sa paglabas, sa kotse ay hindi na nga niya inabala pa ang sarili na magtanong. "Natasha, wait!" Pahabol nga ni Steve. Pagkatapos ay bumaba na nga rin ito ng kanyang sasakyan. "May sasabihin ka ba?" Tanong nga ni Natasha. Ngunit sa halip na sumagot sa tanong nga, ay lumapit na nga lamang sa kanya si Steve at saka dumukwang upang gawaran siya ng isang halik sa pisngi. "I will call you, promise." Sagot nga ni Steve kay Natasha na hindi pa nga nakakabawi mula sa pagkabigla. Lumalakas ang tibok ng puso ng dalaga at tila sasabog na nga ang kanyang dibdib. Namula rin ang kanyang mga pisngi kaya para maitago nga ang hiya ay mabilis nga niyang tinalikuran ang binata. Pinindot nga niya kaagad ang doorbell na nasa gilid ng malaking gate ng bahay. Nang pagbuksan naman siya ng gate ng isang maid ay pumasok nga kaagad siya nang hindi man lamang nagpapaalam kay Steve. Pinangaralan nga rin ni Natasha ang sarili na hanggang kaibigan lang ang tingin niya dapat sa lalaki. Hindi maaaring mas umangat parol ang estado ng kanyang nararamdaman. "Malalim yata ang iniisip mo, iha." Bungad nga ng matandang babae kay Natasha nang makapasok na nga siya sa loob ng kabahayan. Nasa sala nga ang matanda, bagamat umuugudugod na nga, matatas pa rin itong magsalita at malakas pa nga rin ang pandinig. Minitian ni Natasha ang kausap at sa kanya naalala ang kabutihang ginawa nito noong nakaraan para sa kanilang mag-ina. Naisip niya tuloy na magpasalamat. "Marami nga po palang salamat sa ipinabot niyong tulong po sa anak ko, ha. Successful nga po pala ang naging operation niya. Mabaitin po talaga ang doktor na nag-asikaso kay Andrew." Pagpapasalamat na kwento nga ni Natasha. Kaya nagpatango-tango naman ang matanda bago nga siya nito sinenyesan na lumapit nga dito. "May kilala ako ng ospital kung nasan nga si Andrew. Kung gusto mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin." Pahayag ng matandang babae. Napangiti naman ulit ang dalaga dahil narinig nga niya ang pangalan ng kanyang anak na palagi nga niyang kinukwento rito. "Okay na po kami, Lola. Tinulungan na po kami ng ospital. Sa totoo nga po, yung hospital director po ang tumulong sa amin mismo, eh." Banggit nga niya pagkatapos ay ibinalita nga ni Tasha
ang kabutihang ginawangan ng doktora na nagrekomenda nga sa kanila sa charity ng ospital hanggang sa pagtulog nga ni Steve sa kanila. I know Doc Steve Quintana. He's kind and sweet. Makulit din at hindi titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto. Talaysay ng matandang babae kaya napakurap-kurap naman ang mata ni Natasha. Naisip ni Natasha na baka kaya alam ni Steve kung saan nakatirang matanda ay dahil magkakilala nga ang mga ito at hindi lamang niya sinasabi. Don't you find him attractive? Nagulat pa nga si Natasha sa tanong nga ng matandang babae sa kanya. Parang napipituloy siya at hindi kaagad ng kasagot. Po? Nuutal nga na tanong ng kalaga dahil sa kanyang pagkabigla. Ngumiti lang naman ang matandang babae at saka nga siya inutusan na itulak ang wheelchair nito patungo sa hardin. Pasado ba siya sayo? Tanong muli ng matanda kaya nahihiyang tumawa nga si Natasha ng mahina. Hindi niya kasi alam kung ano ang kanyang sasabihin. Lola, ako po yata ang hindi pasado sa kanya dahil may anak na po ako sa pagkadalaga. Mabigat ang loob nga na sagot naman ni Natasha. Baka nabuboard lang ang binata kaya gustong makipaglaro nga sa kanya. Napaka-understanding ng batang yun. Pinalaki siya ng namayapan niyang ina na responsable ng lalaki. Hindi kanya huhuskahan dahil lang meron ka ng anak. Tugon nga ng matandang babae habang naglalakad nga siya at itinulak nga ang wheelchair nito papuntang hardin. Kung bibigyan mo siya ng pagkakataon, malalaman mong hindi siya gumagawa ng isang desisyon na hindi niya pinag-isipan ng ilang ulit. Tagtag pa nga ng matanda, kaya nagpatango-tango na nga lamang siya. Gaano niyo po ba kakalala si Doc Steve? Bakit parang kilalang kilala niyo po siya? Pati po yung pagpapalaki. Biglang tanong nga ni Natasha dahil parang kilalang kilala nga talaga ng matanda ito. Ask him. Sasabihin niya sa'yo, hindi marunong magsinungaling ang batang yun. Magiging magandang ehemplo para sa anak mo. Sagot ng matanda na hanggang ngayon ay ibinibida pa nga rin sa kanya. Si Doc Steve. Bigla namang nalungkot ang dalaga nang maalala nga niya ang pinag-usapan nila ng binata nung nakaraan. Yun na nga po ang problema ko eh. Parang ayaw niya po kay Andrew. Hindi napigilan nga ni Natasha na ikwenta sa matanda ang alalahanin. Sinabi niya ba sa'yo na hindi niya gusto si Andrew? Tanong naman ng matanda bago nga siya nito tinignan. Hindi nila parehong namalaya na nakarating na nga pala sila sa hardin. Hindi po, pero hindi niya rin kasi sinabi na gusto niya ang anak ko. Pagsasabi nga ni Natasha nang totoo bago nga siya bumuntong hininga. Natapos ng kanyang trabaho at pag-aalaga nga sa matanda, nang paulit-ulit lang na si Steve at si Andrew ang kanilang pinag-uusapan. Pabalik na nga sana si Natasha sa ospital upang daanan lang sandali si Andrew bago nga siya pumasok sa club. Yun nga lang ay sabi nga lang na tumawag nga si Steve sa kanya at ibinalitang may nagpakilalang lalaki sa ospital na ito raw ang ama ni Andrew. Nagmamadali tuloy ang dalaga na pumara nga ng sasakyan patungo sa ospital. Nang makarating sa entrance ay sinulubong naman agad siya ni Steve. Isuot mo to, Natasha. Utos nga ng binata sa dalaga, mahalata ang pagkaaligaga. Gustong gusto na agad na puntahan nga ni Natasha ang kanyang anak at ilayo sa ama nito. Ngunit pinigilan siya ni Steve. Inabot nga ni Steve kay Natasha ang isang silver na singsing na may simpleng disenyo. Teka, bakit ako magsusuot ng singsing? Buong pagtatakang tanong nga ng dalaga sa binata pero kinuha niya rin naman ang singsing sa kamay ni Steve. Gustong kuhanin ng lalaking yon si Andrew. Plano niyang magsampa ng kaso tungkol sa custody ng bata dahil nalaman nga niya sa club nagtatrabaho. Paliwanag nga ni Steve kaya nahigit nga ni Natasha ang kanyang paghinga. Hindi siya papayag na makuha ng dati niyang nobyo si Andrew. May alam akong paraan para hindi niya makuha si Andrew sa'yo. Sambit ng binata kaya agad naman siyang pinakinggan ng dalaga. Ha? Ano naman? Gagawin ko ang lahat para sa anak ko, Steve. Tila nagmamakaawa nga na pahayag ni Natasha na napahawak pa nga sa kamay ng binata. Isuot mong singsing. Pakasalan mo ako. Seryosong anunsyo nga ni Steve na nagpatuod nga kay Natasha sa kanyang pwesto dahil hindi agad na proseso ng dalaga ang kanyang narinig. Ha? Nautal nga na tanong ni Natasha kay Steve bago nga siya napatingin sa hawak nga niyang singsing. Yun lang ang tanging paraan para hindi siya manalo sa kaso. Don't worry, ako nang bahala.
Kung kailangan gamitin ko ang mga koneksyon ko, gagawin ko. Imporma nga ni Steve sa dalaga na lalong nagulat nga nang marinig ang kanyang tinuran. Pero hindi na natuloy pa ni Natasha ang kanyang sasabihin dahil si Steve na nga mismo ang nagsuot ng singsing sa kanyang daliri. Let's go, wife. Pag-aaya nga ng binata matapos nga niyang isuot kay Natasha ang singsing. Pinagdaop nga rin niya ang palad nilang dalawa ng dalaga at sabay nga silang naglakad patungo kung nasan nga ang lalaki. Laura, bakit hindi mo ko papasukin? Alam mong ako ang tatay ni Andrew. Gusto ko siyang makita. Sambit ng isang lalaki sa harap nga ni Laura na nakaharang nga sa pintuan ng hospital ward kung nasaan nga ang kanyang anak. Makulit ito at ang pupumilit nga na pumasok ang dating nobyo nga ni Natasha. Peter! Tawag nga ni Natasha sa pangalan ng lalaki bago nga niya tinanggal ang kamay ni Steve na nakahawak nga sa kanya. Mabilis naman siyang nilingon ni Peter at nang makita nga siya ng lalaki, mabilis itong lumapit sa kanila ni Steve. Natasha, sabihin mo nga rito sa kaibigan mo na tumabi. Gusto kong makita ang anak natin. Utos nga ni Peter kay Natasha na para bang wala nga itong ginawang masama sa dalaga noon. Nagpanting tuloy ang pantinig ni Natasha nang maalala nga niya ang kahayupan at panlulokong ginawa sa kanya ng dating nobyo. Ano? Anak natin? Bakit? Nasaan ka nung pinagbubuntis ko si Andrew ha? Nasaan ka nung hirap na hirap kaming mag-ina? Nasaan ka nung kailangan ka namin? Panunumbat nga ng dalaga sa lalaki kasabay nga ng sunod-sunod na pagtulo ng luha sa kanyang mga pisngi. Wala kang karapatan sa anak ko. Umalis ka na. Pagtatabi pa nga ng dalaga kay Peter. Nilapitan naman sila ni Laura na pinaalis na nga rin ng lalaki sa kanilang harapan. Mayaman ang asawa ko, Natasha. Kayang-kaya namin kuhanin si Andrew sa'yo, lalo na't marumi kang babae. At sa club ka lang nagtatrabaho. Pagbabanta ng lalaki na may kasamang pangungutya pa nga, kaya naman pinagsiklop na nga ni Steve ang kamay nilang dalawa ng dalaga. At sa tingin mo, papayag kaming mag-asawa na makuha mo ang anak namin? Ramdam ni Natasha. Ang galit. Nagsalita rin si Steve habang kinakausap nito si Peter na mukhang gulat naman ang lalaki sa narinig. Asawa? Mag-asawa kayo? Nagtataka at hindi makapaniwala ang tanong ng dating nobyo ni Natasha. Na nagpapalit-palit pa nga ng tingin sa kanilang dalawa ni Steve. Yes, Natasha is my wife and I am very lucky to have her and Andrew. Dire-diretsyong banggit nga ni Steve at saka nga niya hinalikan sa pisngi ni si Natasha. Lihim naman na nagulat ang dalaga na napatingin nga sa kanyang kaibigan na si Laura na nagtataka rin sa takbo ng mga pangyayari. Saan mo naman napulot ang babaeng yan? Sa club? Kung saan saan nagtatrabaho? Sunod-sunod nga na tanong ni Peter. Bago dumating nga ang tatlong security guards na pinatawag nga ni Steve kanina, nakaramdam naman ng kaunting ginhawa si Natasha dahil sa wakas ay mapapaalis nga rin nila si Peter. Sandali, anong ginagawa nyo? Hindi pa ako tapos dito. Nagwawala na nga ang lalaki habang pilit na nagkukumawala nga sa mga guards. Hindi ako titigil. Babalik ako at kukuhanin ko sa inyo ang anak ko. Sigaw pa nga ni Peter kay Natasha. Hindi mo makukuha ang anak namin, Peter. Akong makakalaban mo. Wika nga nito. Tumango naman si Steve. Pinagmadali na nga nilang mga guardian na ilayo na nga ang lalaki sa kanila. Mabilis namang tumugon ng mga ito at wala pang isang minuto ay nawala na nga sa paningin nila si Peter. Are you okay? Nag-alalang tanong nga ni Steve kay Natasha bago nga niya niyakap ang dalaga. Sa isip ng binata ay hindi maaaring hindi nga siya gagawa ng paraan para mawala na nga ng tuluyan sa buhay ni Natasha at ni Andrew si Peter. Ayos lang ako. Nautal nga ng sagot ng dalaga pagkatapos ay lumayo na nga siya nang kaunti sa binata. Bumaling agad siya ng tingin kay Laura na kanina pa nga nakamasid sa kanilang dalawa. Nasaan si Andrew? Okay lang ba ang anak ko? Pangusisa nga ni Natasha kay Laura na nagpapapalit-palit nga muna ng tingin sa kanila ni Steve. Wala kang dapat ipag-alala. Natutulog ng anak mo. Sagot nga ni Laura na mukhang kanina pa nga merong gustong itanong sa kanilang dalawa. Teka, kailan kayo nagpakasal? Hindi na nga napigil ang tanong nga ni Laura, kaya nagkatinginan nga sina Steve at Natasha. Magpapaliwanag na nga sanang dalawa
sa kanyang kaibigan ngunit naunahan agad siyang magsalita ni Steve. Hindi pa, magpapakasal pa lang. Sampit ng binata na nagpaawang ng mga labi ni Natasha. Nahigit niya rin ang kanyang hininga at hindi niya alam kung anong gagawin. Ha? Akala ko kunwari lang to. Nagugulo ang sagot nga ng dalaga kasunod ng pagsulyap nga niya sa kanyang suot na singsing. Tumikim naman si Laura na nasa kanilang tabi. Mukhang naramdaman ang kanyang kaibigan ang kailangan nga nilang mag-usap ni Steve ng masinsinan. Pupuntahan ko muna si Andrew. Mag-usap kayo. Mukhang hindi kayo nagkakaintindihan eh. Paalam nga ni Laura, kaya silang dalawa na nga lamang ang naiwan. Malapit na nga sa pintuan ng hospital ward kung nasan si Andrew. Nagbibiro ka lang naman, diba? Masyado pang maaga para magpakasal, Steve. Hindi mo pa ako kilala. Hindi pa rin kita masyadong makilala. At saka, hindi pa naman kita pinapayagang pumasok sa buhay ko ah. Mahaba at mabilis na usal ni Natasha. Kaya naman nang matapos ay hingal na hingal nga siya. Napangiti na nga lamang si Steve at matagal na tinitigan ngang dalaga. Let's talk in private, Natasha. Malambing na pahayag nga ni Steve bago nga niya muling hinawakan ang kamay ng dalaga. Sabay silang naglakad at nagtungo nga sa opisina ng binata upang doon nga mag-usap. Nandito na tayo. Usal nga ng dalaga habang itinatago nga ang kanyang kaba sa dibdib. Nagugutom ka na ba? Kumain ka ba sa bahay bago ka bumalik dito? Sunod-sunod nga naman na tanong ni Steve at noong rumehistro nga, sa isip ni Natasha ang sinabi ng binata ay biglang kumunot ang kanyang noo sa pagtataka. Ano? Sa bahay? Nahutal nga na tanong ng dalaga at saka nga niya sinalubong ng tingin ng binata. Sandali, ibig mo bang sabihin sa bahay mo ako galing kanina? Yung matandang inaalagaan ko. Pahina ng pahina nga ang sambit ni Natasha habang unti-unti nga niyang napapagtanto ang naisipahiwatig ni Steve. She's my grandmother. Teresahang sagot nga ni Steve kaya nahigit nga ni Natasha ang kanyang hininga at napatakip pa nga siya sa bibig. Pero hindi kita nakikita sa bahay na yun ah. Wala ka namang picture sa bahay, wala ka rin family portrait. Umiiling nga ang dalaga dahil hindi nga niya kayang lubusang paniwalaan ang sinasabi ni Steve. Ayokong makita ng lola sa picture dahil puro wala na naman ang mga taong yun sa mundo. Pinatanggal niya lahat ng pictures ko sa sala, pero mayroon ako sa kwarto ko. Paliwanag nga ni Steve sa kanya, sinubukang hawakan nga ang kamay ni Natasha. Hindi naman pumalag ang dalaga kaya nagpigil na nga lamang ng ngiti ang pinata. I first saw you in your interview. You were running because you thought that you are late. Hindi mo ako napapansin pero palagi kitang nakikita hanggang sa isang araw. Hindi ko na malaya na nababaliw na pala ako sa'yo. Paggamin nga ni Steve ng kanyang nararamdaman, saka nga siya tumungo at tumitig nga sa singsing na ibinigay nga niya kanina sa dalaga. Yung sa club, alam mo bang nagtatrabaho ako ron? Nagugulo ang tanong nga ng dalaga. No, inaya lang ako ron ng kaibigan kong doktor din. It's a coincidence but I'm really thankful that I found you there. Doon kita unang nakausap. Sagot nga ni Steve sa kanyang tanong habang marahang pinipisil-pisil nga ang kanyang palad. May tanong ka pa ba? Kung wala na, pag-usapan na natin si Andrew. Pagbabago nga ng binata ng kanilang diskusyon kaya naman agad na binawi nga ni Natasha ang kanyang kamay sa pagkakahawak ni Steve. Lumalakas kasi ang pintig ng kanyang puso at hindi makapag-isip ng maayos ang dalaga. Kilala ko ang asawa niya. Hindi sila titigil hangga't hindi nakukuha ang bata. Panimula nga ni Steve na nagulat nga sa inakto ni Natasha. Sa loob-loob ng binata ay parang naging mailap na naman sa kanyang dalaga. Tapos ang naisip mong paraan para hindi nila mailayo sa akin si Andrew ay magpakasal sa'yo? Tila inis nga na tanong nga ni Natasha sa kanya umiling at tumanggi sa offer ni Steve. Ayoko, napaka-unfair sa'yo kung magpapakasal ka sa'kin. Magmumukha akong manggagamit at naghahabol sa pera mo. Katwira ng dalaga dahil hindi nga niya kayang gamitin ng binata para lang sa kapakanan nilang magina. Para lang sa kagawan niya. Hindi naman pumayag ang binata at kinumbinsi pa nga siyang muli. Natasha, mas mapapadali ang pagkapanalo mo kung may bagong tatay si Andrew. Maniwala ka sa'kin. Mahinahong pakikipagtalo nga ni Steve kaya napahawak nga sa kanyang noo si Natasha dahil nga sa pamumroblema.
Bakit mo ba ito ginagawa? Gulong-gulo nga na tanong ng dalaga sa binata. Napalunok naman si Steve at tila nagdadalawang isip kung magsasabi na ba ng totoo o hindi. Anong plano mo? Pwedeng hindi ka na makialam dahil labas ka rito. Pero bakit tinutulungan mo ko? Dugtong pa nga na pang-uusisa nga ni Natasha, lalakas loob namang sinagot ng binata. Dahil mahal kita. Paggamin nga ni Steve, dahilan upang hindi makagalaw sa kanyang pwesto si Natasha, kumabog ng napakabilis at napakalakas ang kanyang puso na puno ng tuwa ang dalaga. Ngunit sandali lamang yun dahil naalala nga niya ang kanyang sitwasyon. May anak na ako. Bulalas nga ni Natasha at saka nga niya iniwasan ang tingin si Steve. Ano naman? Kung may anak ka na, hindi ba mas masaya ngayon? May anak tayo kaagad. Paglalambing nga ng binata sa dalaga bago nga niya muling sinubukang hawakan ang kamay ni Natasha. Para namang may malambot na bagay na yumakap nga sa dalaga. Yun ang mga katagang gustong-gusto nga niyang marinig sa lalaki noon pa man. Ngunit hindi pa rin kaya ng konsensya ng dalaga ang gustong mangyari ng binata. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Mariing anunsyo pa rin ni Natasha kaya natahimik ng sandali si Steve. Wala ka bang nararamdaman para sa akin? Tatlong buwan tayong gabi-gabing nagkikita. Nagkukwentuhan. Wala lang ba yun sa'yo? Tanong nga ni Steve na tila nawawala na nga ng pag-asa. Mahal din kita. Nahutal nga na salaysay ni Natasha bago nga niya sinalubong nga ng tingin ang binata. Pero Steve, gusto ko munang makilala pa natin ng mabuti ang isa't isa. Gusto ko rin na magkakilala muna kayo ni Andrew. Saka mo sabihin sa akin na kaya mo kaming panindigan. Pangangatwiran ng dalaga ngunit wala nga siyang nakuhang reaksyon kay Steve na nakatulala lamang sa kanya. Steve, ayos ka lang ba? Kinakabahang tanungan ni Natasha. Saka nga siya inalog sa balikat. Mahal mo ko? Hindi makapaniwalang tanong ng binata kasunod nga ng pagngiti nga nito ng malapad na parabang kinikilig. Oo, mahal kita. Pero, sagot ng dalaga na hindi na nga pinatapos pa ni Steve. Niyakap na nga kaagad ng binatang dalaga ng sobrang higpit. I know that you're still afraid, Natasha. So thank you. Patutunayan ko sa iyo na iba ako sa tatay ni Andrew at sa ibang mga lalaki. Labis-labis ang tuwang nadarama nga ni Steve. Nang sa wakas ay mapapasa kanya na nga rin ang babaeng matagal na nga niyang pinapangarap. Basta, sabihin mo sa akin kung ayaw mo na. Tapos sabay nating papaliwanag kay Andrew ang dahilan. Pag-aalan lang, sabi nga ni Natasha. Kaya naman kumalas ka agad si Steve sa kanilang yakapan bago nga niya kinausap ng masinsina ng dalaga. Sinong nagsabi? Naiiwan kita. Hindi tayo maghihiwalay. And I will use every inch of my connection to stop Peter and his wife. Ako nang bahala, Natasha. Basta sa akin kayo uuwi ng anak natin. Mahabang pahayag nga ni Steve na nagpangiti sa dalaga. Simula nung araw na yun ay nagplano na nga silang dalawa ni Steve kung paano nga matatalo ang tunay na ama ni Andrew. Hindi nga nagtagal ay tinutuo nga ni Peter ang pagsasampa ng kaso para nga sa custody ng anak ni Natasha pero hindi naman ito nagtagumpay dahil syempre sa tulong nga ni Steve. Mas marami siyang connections. Ang cute nilang dalawa, no, Nat? Tanong nga ni Laura habang pinagmamasan nga sina Andrew at Steve sa loob nga ng kanyang apartment. Naglalaro ang dalawa ng board games at kitang-kita nga ng dalaga ang tuwa sa mga mata ng kanyang anak. Kailan mo ba sasagutin si Steve? Isang taon na nung tinigilan kayo ni Peter ah. Hindi ka man lang ba naaawas sa manliligaw mo? Mukha namang seryosong seryoso sa'yo. Tsaka kay Andrew. Pahayag pa nga ni Laura. Kaya tipid na nga lamang itong nginitian. Sa araw-araw na lumilipas, pinatutunayan sa kanya ni Steve na seryoso nga ito. Minsan hindi na nga siya nilubayan ng binata. Palagi rin itong nakasuporta sa kanya, pati na rin kay Andrew. Hindi pinigilan ni Steve si Natasha na magtrabaho sa club, pero gabi-gabi nga siya nitong binabantayan hanggang sa nagdesisyon nga si Natasha na mag-iba nga ng trabaho. Ngayon ay waitress pa rin siya. Pero sa isang restaurant na, inaalagaan niya pa rin ang matandang babae na lola pala ni Steve.
Noong nalaman nga nito ang tungkol sa kanilang dalawa ng apo, ay sobrang tuwa nga ng matanda at gusto na nga agad silang ipakasal. At wala rin kaso dito na mayroon na anak nga ang babae. Nanay, bibili raw po ako ni tatay ng ice cream. Gusto mo rin po ba? Sabi nga ni Andrew na mababatid nga sa boses ang excitement. Andrew, tayo na lang ang bumili. May sasabihin daw si nanay mo kay tatay Steve mo. Sambit nga ni Laura. Pagkatapos ay mabilis na nga nitong inakay ang bata, papalabas nga ng apartment. Naiwan tuloy si Natasha at Steve sa loob ng bahay. May problema ba tayo? Nagugula ang tanong nga ni Steve bago siya lumapit kay Natasha. Nginitian naman siya ng dalaga. Naisip ko lang. Baka napapagod ka na sa paghihintay sa amin ng anak ko. Bungad nga na sa laysay ni Natasha. Kaya naman malambing nga siyang niyakap ni Steve. Of course not. Hihintayin ko kayo ng anak natin. Kahit gaano pa katagal. Hindi kita minamadali. Nandito lang ako. Hindi ko kayo iiwan. Masuyong paliwanag ng binata na nagpangiti nga sa puso ni Natasha. Wala ngang duda, totoo ang pinapakitang pagmamahal sa kanya ng binata. Niminsan kasi ay hindi siya tinabihan ni Steve sa kama. Iginagalang siya nito at palagi nga ring pinahahalaga ng kanyang opinyon at pakiramdam. Steve, I love you. Sinasagot na kita. Biglang deklara nga ni Natasha bago nga siyang miwalay nang yakap kay Steve. Nahuli nga niyang na-off guard ang binata kaya napatawa nga siya ng mahina. Talaga? Nauutal nga na tanong ni Steve kay Natasha nung makabawi nga siya. Walang pagsidla ng kanyang tuwa at nayakap nga muli ang dalaga. Totoong tatay na ako ni Andrew? Pag-uusisa nga muli ni Steve pagkatapos ay hinalikan nga ng binata ang noo ng dalaga. Oo, sinasagot ng kita, Sir Doc. Masaya nga na sagot ni Natasha kasunod nga nang mabilis nga niyang pagnanakaw ng halik sa labi ng binata. Napatitig tuloy ng matagal na matagal sa kanya si Steve bago napangiti. I love you, will you marry me, Natasha? Biglang tanong nga ng binata kay Natasha na siyang nagulat naman. Matagal nang pinangarap ng babae na maikasal nga sa lalaking pinakamamahal niya. Hindi akalain ni Natasha na matutupad pa nga yan gayong mayroon na nga siyang anak. Pakakasalan mo ko kahit may anak na ako? Panunubok nga na pagbibiro nga ng dalaga kaya naman hinuli nga ni Steve ang kanyang mga paningin. Palagi mong tatandaan na napakaswerte ako sa'yo. Mabuti kang tao at hindi nakakababa ng pagkababae mo ang pagkakaroon ng anak na pagkadalaga. Mahal kita. Mahal ko kayo ni Andrew. Punong-puno nga ng pagmamahal na wika nga ni Steve bago nga ito nagpaalam kung maaari nga siyang halikan sa labi. Alam mong ikaw ang first kiss ko, diba? Ikaw rin ang first hug at first sex ko. Tapos ngayon, first girlfriend na rin kita. At wala nang susunod, Natasha. Ikaw ang gusto kong una at huli. Ani nga ni Steve sa kanga niya marahang pinagdampi ang mga labi nila ni Natasha. Salamat, Steve. Tumulong nga ang mga luha sa magkabilang pisngi ng dalaga na kaagad namang binura ng binata. Hinding-hindi ka na ulit iiyak. Dahil malungkot ka, hindi ako papayag na masaktan ka ulit. Kayo ng anak natin. Pangako nga ni Steve kaya lalong napaiyak nga sa kaligayahan si Natasha. Mahal kita, Doc. Muling sambit ng dalaga kaya napangiti ang binata. Hinalikan nga si Steve sa noo at saka nga niya ikinulong ang dalaga sa kanyang mga bisig. Mas mahal kita. Malambit na sagot naman ni Steve bago ito humiwalay. Nang iyakap at sakto namang dumating sina Laura at Andrew at naabutan ang kanilang eksena. Nanay, bakit ka po umiiyak? Tanong nga ni Andrew na kapapasok nga lamang ng bahay. Hindi kasama ng bata si Laura kaya mabilis nga itong nakalapit kina Natasha at Steve habang tangan-tangan nga ang biniling ice cream sa tindahan. Inaaya kasi ako magpakasal ni tatay Steve mo. Okay lang ba sa'yo kung ayaw mo, anak? Hindi ako papayag. Paliwanag ni Natasha sa kanyang anak bago nga siya lumuhod sa harapan ng bata. Gusto ko po, nanay! Maligayang sigaw nga ni Andrew pagkatapos ay tumingin nga agad ito kay Steve at ngumiti nga ng malapad. Tatay, tatay na talaga kita! Sigaw nga ulit ng bata na nagtatatalon nga sa tuwa. Binuhat naman agad ni Steve si Andrew at saka nga niya ito kinausap. Oo naman,
Tatay mo na ako kung payag ang nanay mo. Napakasalan ako. May ngiti sa labi ni Steve at ni Andrew nang biglang tumingin nga ang mga ito kay Natasha na tila nang uulok. Nanay, please! Pagmamakaawa nga ni Andrew na hindi na nga makain ng ice cream na tangan dahil sa kagustuhang marinig ang magiging sagot ng kanyang ina. Sige na nga, papayag na ako. Magpapakasal na ako sa iyo, Steve. Magpasalamat ka dito sa anak ko, ah. Pagbibiro pa nga nito at hindi mapigil ang kilig na pahayag, ni Natasha kaya naman wala nga sa oras na naibaba ng binata ang kanilang anak sa sahig, pagkatapos ay mabilis nga itong dumukwang upang gawaran nga ng masuyong halik sa labi ang ina. Napatakip pa nga ang cute na bata na si Andrew nang dahil sa kanyang nasaksihan. Napatawa nga sila. Hindi kita pipigilan sa mga gusto mo. Kapag kasal na tayo, gusto mong mag-aral, hindi ba? Susuportahan kita, pati ang anak natin. Wika nga ni Steve na nagpapalit-palit nga ng tingin kina Natasha at Andrew. Bakit ba pinapaiyak mo ko? Tanong nga ng dalaga na naningingilid nga ang luha dahil sa pagkatunaw nga ng kanyang pusa sa pinaghalong kilig at ligaya ng dahil nga sa binatang nasa kanyang harapan. I love you so much, Natasha. Simula nung una kitang nakita sa bahay, hanggang ngayon, at sa mga susunod pa nating mga araw na magkasama. Malambing na pangako nga ni Steve habang titig na sa mga mata ni Natasha. Labis-labis naman ang tuwang nadarama ng dalaga dahil napagtanto nga niyang mayroon pa palang lalaki na katulad ni Steve. Mayroon pa palang lalaki na kaya nga siyang tanggapin at mahalin ng buong-buo kahit na meron na nga siyang anak. Maswerte rin siya dahil dumating nga sa kanyang buhay ang binata na araw-araw nga na nagpapatunay sa kanya na hindi tumitigil ang buhay ng babae kapag nagkaanak na ito. Maraming mga matang mapanuri sa paligid, oo. Pero naisip nga niyang hindi siya dapat tumingin sa mga yun at hindi rin siya dapat makinig sa sasabihin ng iba dahil na-realize nga niyang karapat dapat pa rin mahalin ang mga katulad niyang single mom. Magmula nga noon, namuhay na nga sila ng masaya dahil ikinasal na nga rin sa wakas sina Steve at Natasha sa isang simpleng kasalan lamang. Nirequest kasi ni Natasha na gusto lamang niya ng intimate wedding na syempre kasama ang kanilang mga mahal sa buhay, mga kaibigan at importanteng tao sa kanilang buhay. At heto naman ang request na ipinaunlakan nga ng lalaki. Tinutuhanan nga nito ang sinabi na susuportahan nga niya ang mag-ina sa abot ng kanyang makakaya. Naging responsableng ang mga siya kay Andrew at asawa nga sa babae. Wala na ngang mahihiling pa sila Natasha dahil sobra-sobra na nga ang binigay na blessing sa kanila ng Diyos. Ginawa rin nila ang sentro ang Panginoon sa kanilang pamilya at tahanan na masaya, punong-puno ng pagmamahal. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Steve at Natasha. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Emily Borac, De Jessica Rose, Presbyteros Rose, Nesbeth Hanaban, Jen Jen, MJ Vlogs, Teresa Bulie, Angel Love, Lin Lee, Merlilin, Merbin, Presbyteros Rose, Fernando Regidor, Maria Lee Razan, Nesbeth, Teresita Imelda Forteza, Leonisa Ebale, Maria Svensen, Didi, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Cat Amazing Stories. Thanks for listening and happy Tuesday everyone!